Tasia Hao, what's your size? Or in English, I'm Seth Gao from 88 Lucky Items. Prosper and be lucky every moment of your life. A lucky day to all. So, ngayon po is gagawa ako ulit ng video para naman po makaalam or mabigyan natin ng information yung mga subscribers natin and yung mga clients natin na hindi nakaabot sa live ko or hindi nila alam kung kailan yung ghost month, anong date, or anong gagawin. So, first of all, ghost month is actually nangyayari na ang ghost month, but meron tayong tinatawag na festival or 15th day. Bali, ang start ng ghost month is August 8 to September 6. Ang pinaka peak or pinaka piyesta niya is on August 22, which sa Chinese calendar namin is July 15. Being that said, kailangan natin mag-alay ng fruits na matatamis as much as possible is yung bilog-bilog lang, but wag yung dikit-dikit kasi paniwala sa Chinese, no, wag naman po sana kapag dikit-dikit, pag may namatay isunod-sunod, so ayaw natin yon. Next is bigas. Very important ang bigas. It symbolizes prosperity. Ibig sabihin ng prosperity is maunlad ang life. And yung bigas na yon, ibig sabihin nun sa mga ghost or sa mga pag-aalay natin is meron silang baon papunta sa kabilang mundo or pagbalik nila sa purgatory. Next is mag-aalay tayo ng kung anong meat na meron tayo. Pwedeng pork, pwedeng beef, pwedeng chicken, kahit alin doon pwede. And most especially, kailangan meron tayong alak. If hindi kaya yung iba, ang pinaka-importante, bigas and yung alak. So, ayun. Ha, kailangan na sa listahan natin yung alak. Kasi, syempre, party-party sila. Nagpunta sila dito, bumisita sila. So, kailangan party-party sila. And then, next naman is, meron tayong tinatawag na natatamaan tayo or may mga charms tayong kailangan dalhin or may mga charms tayo na kailangan nating bitbitin or suotin. So, eto na yun. First is etong red agate. O, diba ang ganda? Kasi ang dami pong naghahanap ng mantra sa akin. So, ito. Naghahanap ako ng mantra. Ayan. Ibig sabihin ng mantra, ibig sabihin ng mantra, Amitofo. Ibig sabihin ng Amitofo, enlightened mind, enlightened one. So, kapag suot mo to, yung kumbaga yung dadaanan mo or yung problems mo is madali nating masusolusyonan and hindi ka tatambay doon. Or kumbaga, makakapag-isip, may solusyon agad, hindi yung, shucks, ano bang gagawin ko? Yan, maiiwasan ng bracelet na to yung ganong scenario. Next naman, marami kasi natatakot sa mga ghosts or sa mga negative energies, especially ngayong ghost month. So, I suggest magsuot kayo ng obsidian. Parang ako may suot akong obsidian. Ayan. Dalawang obsidian. Next naman, madami kasi yung hindi pa ghost month pero minamalas. No? Or kumbaga hindi umayon sa kanila yung kapalaran. So, I suggest you bring this charm. Ayan. Ang ganda, no? Ibig sabihin nung nakasulat dyan, Om, ibig sabihin ng Om, turn, tapos Om Mani Padme Hum into jewels. Ibig sabihin nun, yung mga bad things or yung mangyayari pa lang is nakokontra na niya. Pwede nyo itong ilagay sa bag, pwede sa car para protection sa accidents, sa mga may business kung mahina or sa tingin ninyo is na orasyonan or marami kasing clients nagsasabi sa akin yung tindahan daw nila na sabuyan ng asin ba yun? Pasensya po ha, sa Chinese kasi walang ganon. So, ayan. Ihahang nyo lang siya. Pwede sa door, pwede sa bintana, pwede sa may altar, pwede. Ayan. Usually, ginagawa dito, nagwi-wish tapos iniikot siya. Ibig sabihin ng iniikot, yung kamalasan mo or yung mga uncertainty is umiikot and napapalitan siya ng good news. Ayan. Next is, ito sa good health. Ayan, good health and money. Good health and yung mga kailangan ng tulong sa life, especially sa sakitin ito. So, explain ko sila. Ito, ang tawag natin dito is holo. Ibig sabihin ng holo, holy gourd. Kasi sa Chinese, actually,
ginagamit yung holy gourd dati, lalagyanan ng medicine. Kaya it is believed na kapag meron ka nito, yung health mo is laging protected. Tapos kapag hunter ka or kumbaga merchant, meron ding dala nito, nilalagyan naman siya ng tubig. Kaya paniwala is for long life din siya. Eh actually, itong charm na to is nakakatuwa kasi mapapansin nyo, no, may money siya. May client ako na bumili ng ganito. Sabi niya, maganda naman yan. Sabi ko, yes, maganda for good health and money. Alam nyo, tumpak nga siyang tunay na nalo sa online sabo. Ayan, if bet nyo, paki-screenshot nyo po, ha? Next naman is the bafo or anong tawag natin dito? Actually kasi separate yan sila. Makikita nyo dito, no? Ito yung ER San Si Ulyu to ito, to T4 bafo. Ibig sabihin ng T4, sila yung 7 Buddha na mag-help sa inyo to solve problems. Actually, marami siyang benefits, no? At pagka tinignan nyo siya dito, meron siyang charms. Pag nakita niyo siya sa personal, may mga charms siya na for unending success, for good career. Ayan, ito siya. Pagka nakita niyo siya sa personal, kasi hindi medyo kita sa camera natin. And protection. Kasi ito may mga parang payong and mga jewels. So, sa ano siya, sa wealth. And then naman, kunwari, may problem kayo, tapos parang hindi niyo ma-solve, mag-wish kayo sa T4. Kapag may problema kayo sa health, kay Bafo kayo mag-wish. Alam niyo, very effective siya, especially ngayon, COVID. Kailangan natin magkaroon ng good health. Pagka meron kayo nito, pwede niyo siya ilagay sa unan. Usually, yung ginagawa ng mga clients, kung nilalagay nila sa unan. Pero, kapag laging alis ng alis, pwede niyo siyang ilagay sa bag. Ayan. If bet nyo, paki-screenshot. Next naman is may Santiago. Siguro yung iba sa inyo kilala na si Santiago, no? Siya yung saint na nagpo-protect sa mga businessman and sa mga kailangan ng guidance sa business and sa ano siya. Alam nyo, pagka kunwari, nag-aaral ako sa accounting, ayan, nag-wish ako kay Santiago kasi siya yung sa saint ng business and accounting. Nag-wish ako kay Santiago. Effective naman, in fairness, tinutulungan niya talaga ako na maintindihan ko, lalo pag mga math problems, ayan, nag-wish ako kay Santiago. And then, sa mga businessman, alam nyo, marami na akong clients, sabi ko, mag-ano kayo, lagyan nyo ng Santiago yung tindahan ninyo. Sabi ko, tutulungan niya kayo para magkaroon ng maraming sales. And yun nga, siyang tunay, talagang yung iba, alam nyo, may isa akong client. Parang almost 1 month siyang walang benta. Tapos bumili siya ng Santiago sa akin. Tapos, dumating na si Santiago pero hindi niya alam paano kakausapin. So, tinuruan ko siya. Sabi ko, ganito gawin mo, ganito ganyan. Aba, pagkatapos kausapin, wala pang isang oras, nag-message, thank you po. Biglang tumaas yung sales ko. Alam nyo, biglang nag-shoot up. Sabi ko, aba, talagang matulungin si Santiago sa business. Kaya, ayan, every time, if given the chance, is pinopromote ko siya. So, if bet ninyo, ayan, screenshot. Kapag ka bumili po kayo ng itong dalawa, ayan, I mean, kapag bumili kayo nito or bumili kayo niyan, may fee kayo na incense. Ayan. Ayan, may fee kayo na incense. Depende na lang po kung anong bet nyo na card. Ayan. Ano to ha? Matibay to, hindi to paper. Ayan. Matibay siya. Ayan. So, I hope na matulungan po kayo maging maswerte and maiwasan natin yung kamalasan kasi yung client, mga client ko nagme-message sa akin na tamaan po ako ng ghost man, yung isa na may accident na nangyari, yung isa na parang nasugatan siya, na never naman daw siya nasugatan, bakit nga yung ghost man doon lang siya nasugatan. So, ano ang mangyayari kapag nagawa natin or na-fulfill natin na mag-alay? First, ang family harmony. Yes. Naririnig niyo ba yun? May mga kumakahol-kahol na aso, no?
First is yung family natin, harmony. Kumbaga, palaging magkasundo and may iwasan natin yung palaging nag-aaway. Next naman, siswertihin tayo sa buhay. Madali tayo makakaharap ng trabaho or lalakas yung kung may business tayo is lalakas. And then, anong tawag dito? Yung house natin, kunwari, na siyempre minsan nasa labas tayo or may trabaho tayo na kailangan natin out of our place. Parang hindi nasa vicinity natin. Sila yung magpo-protect sa house na hindi tayo mapapasukan ng mga magnanakaw. At saka, kunwari may baby. Siyempre, baby, nagko-crawl or anong tawag doon, gumagapang. Minsan, di ba, may instance na hukulog sa hagdan. Kapag ka nangyari yun, alam nyo, may sasalo doon sa baby. So, ayan yung mga blessings na ibibigay nila sa inyo. Kapag ka nagbibigay kayo, kailangan naka-open yung ano ninyo, ha? Naka-open yung mga offerings. For example, nag-offer kayo ng alak or ng soju, ganyan. Hindi kayo mag-offer ng nakalagay pa yung tag ito, yung takip. Kailangan i-open ninyo yun. And kailangan may candle and may incense. Kasi kapag walang ganun, ang instance is hindi sila nagpupunto or ang feeling nila is hindi sila invited. And ayun, sana magkaroon tayo ng magandang life ngayon na COVID, quarantine tayo here. Sana matapos na to and kahit na may ganito tayo, is palagi tayo maging swerte. So, if bet ninyo po yung mga charms, paki-screenshot ninyo and send it to us on our Facebook page, 88 Lucky Items. Maraming salamat po. See you, Sienny.